episode here. Ito, maikling footage niya. Alam, pinanood ko na to dati. Ngayon, pinanood ko ulit. Ano naman yung damdamin ko. Kailangan ito. Bakit ko po gustong i-share itong footage ni Francis Leo Marcos in here? Kasi dito po niyo makikita yung totoong tao, totoong pagtulong na gagawin niya. Imagine umiyak. Kasi tutulungan niya yung mayor ng Manila. During that time, I think Isko Moreno was trying to ask help to yung mga tao na pwedeng makatulong para sa kanyang community, sa kanyang siyudad. At yun nga po nakarating kay Francis Leo Marcos. So, Francis Leo Marcos, Lods, I salute you. Kanya ako sumaludo. Yan ang dapat. Ang lalaking umiyak. Tandaan nyo ito, lalaking umiyak. Deep inside. Ako! Napakabait na tao po niya. Nayak na naman ako eh. Oops na lang. Bakit ko po sinashare tong video na to? Dito nyo po makikita ang isang Francis Leo Marcos. Kung gaano siya katotoo. Sa nagsasabing hindi ko siya kilala, well, talaga hindi ko siya kilala. Ikaw ba kilala mo rin? Siyempre, hindi rin eh, di ba? Itong sa balita na lang, nung nabalita siya, tsaka niya rin nakakilala. Tama ba? Di ba? Anong punto ko po dito? Dito mo makikita yung isang taong gustong-gustong tumulong sa kapwa Pilipino. Walang halong drama yan, ha? Sabihin nyo, nagbe-best actor to. Come on, guys. During the lockdown in Manila, kaya po nagkaganyan si Francis Leo Marcos. Emotional, eh. Oh, gustong-gusto niyan tumulong doon sa ano. Ramdam na ramdam niya yung sinasabi ni Mayor Isko noon na ano, humihingi siya ng tulong talaga. Ramdam na ramdam niya kasi nga itong tao napakabait. Pero mo during the live na iyak na. Ano ibig sabihin nun? Ramdam na ramdam mo po yung hinahing ng isang tao na yon. Ramdam mo kasi ikaw din, ganun ka din, gusto mo rin talagang tumulong sa kapwa mo Pilipino. Ito, napanood ko na ito, naiyak pa rin ako. Antig pa rin yung damdamin ko. I'm a big boy na, pero iyak pa rin ako eh. Really, hindi po ano, tinitwist ko lang ng konti para at least, ito si vlogger na to, si Kuya Arnold's, maarte to eh. Oy, kasi po, iyakan time eh, mahina ako pag sa iyakan time eh. Ilang beses ko na siya napanood and whenever I watch it, dito, tumatagos sa dibdib, sa puso mo. Kita mo yung pure na ano, pagtulong na gusto niyang gawin. It's a 4-minute plus video. Lalagay ko dito. And siguro sa una, ano, I don't know how I will give it back to you. Deleting ko siya siguro.
Pero ito, hindi ko siya puputulin. Makikita nyo dyan yung talagang nararamdaman niya. Ramdam na ramdam niya. At pag hindi kayo naiyak dyan, abay, ewan ko sa inyo. Kung anong klaseng tao kayo, kung anong klaseng Pilipino kayo. Kung may put kayo sa dibdib, arte lang yan, di ba? Ang daling sabihin nun eh. Pero, kung isang tabi muna nyo yung galit nyo sa kanya, di ba? And really watch this footage. Panoorin nyo. Kung hindi nyo maramdaman yung ano na yun, yung pagtulong na yun sa kanya, eh, I cannot just simply judge you. Ako kasi, ano, pag parang pagtulong, yung para sa mahirap, lambot nito eh. Shout out Totoy Bibo ng New Zealand. At saka Taong Gala, mega love, shout out. Yan yung dalawa po na yan, i-follow nyo mga charity vloggers dyan. They are, ano, mini-mirror po nila yung ginawa ni Francis Leo Marcos. See? Naging example si Francis Leo Marcos ng ibang tao, ginagaya yung ginawa niya, na gustong tumulong sa kapwa Pilipino. On their own way, di ba? Siyempre, kanya-kanyang style yan eh. Ako man, kung tutulong ako, teka muna, paano ba ako tutulong? Eh, wala naman akong trabaho. Yung kapasidad ko na bumili ng bigas, hindi rin po ganoon. Kasi ngayon, survival ako ngayon eh. Yung pambili ko ng bigas, para sa akin lang. Kung ibibigay ko sa iba, pwede rin naman, kaya lang ilang kilo lang yun. Kaya ko yung ibilin, 3 kilo. Pwede ko sigurong hatiin din yun. As long as na yung talagang tutulungan ko, karapat dapat, why not, diba? Pwede naman akong mag-fasting for a day. Yung 3 kilos na yan, go. Ganun po. So, kanya-kanyang style yan, like Totoy Bibo and Taong Gala. Iba yung style nila eh. But si Francis Leo Marcos, ang style niya, isang truck na bigas. Yun lang ang gusto kong yun dito na itong tao na to. Kay sino man siya. Bakit ko hindi iyan to, hindi gagawing vlog itong ganitong klaseng pagtulong, itong ganitong klase na pananalita niya, iba? During the pandemic time. Eh, sabi niya, ngayon, kukunti na kaso eh. What the heck, di ba? Ang gusto kong i-message sa inyo is, Filipinos are born to help another Filipino. Di ba? It's a new year, 2022. Let's forget things, yung nangyari on the past. Let's leave it there. Huwag tayong mabuhay dun sa naganap na yon. Mabuhay tayo para sa ating next na pagakbang na kung saan pwede naman pala tayong tumulong. Yung galit sa puso, iwan nyo na yun dyan. Hindi. At the end of the day, sino ba apektado? Di ba kayo rin? Hindi kayo makatulog. Mura kayo na mura. Diba? To me, I'm very glad. Ito, ilalabas ko kagad to immediately. Gusto ko panoorin ninyo. And again, Francis Leo Marcos, o kung whoever you are, I salute you. Pero I believe in itong pangalan eh. It's nothing. Kasi ginamit mo na yung nanay mo eh. Diba? Bakit ngayon lang lumabas? Bakit ka ngayon? Well, ganito po yan eh. Marunong yun nasa taas. Oh. Hinanda niya ang isang sitwasyon kung saan itong tao na to lalabas, ilalabas niya, at maraming magmamahal sa kanya.
Simple as that, di ba? Oh, kailan ba si Jesus Christ nakilala nung ipapakaw na siya sa cross, nung malapit na siyang mamatay, di ba? So marunong yun nasa taas na there is something, certain situation that will bring a good man. Itong pandemic gives the Philippines the men with the golden heart. Ito po si Mr. Arnold again, and stay tuned sa aking mga FLM vlogs in here. Naiyak na ako. Hopefully, spread natin tong ganitong balita. O kung kayo, kung ayaw nyo po itong ginagawa ko, naiyak na ako. Ayaw nyo itong ginagawa ko, well, pwede naman pong hindi nyo panoorin. Wala kwenta yung tao mo yan. Binablog siya nun. Ang sa akin po is yung tulong sa kapwa Pilipino, and that matter most. Again, this is Mr. Arnold. Muli po, mga kababayan, magandang gabi po sa inyo. Pakishare po mabuti itong video na ito, dahil ito po ay pinaka-importanting, ito po ang pinaka-importanting live ko. Pakishare po. Alam nyo po, ako po'y katatapos ko lamang pong panoorin ang live o ang medyo delayed na po. Katatapos ko lamang pong panoorin ang live ni Mayor Isko Moreno. Mayor Isko, nararamdaman ko yung pagiging mabuting pinuno mo, Mayor Isko. Mayor, marami na rin po akong commitment sa buong Pilipinas po, at dahan-dahan ko pong pinapasilitate yung mga bigas na akin pong ibinabahagi sa mga taong bayan. Pero narinig ko po kayo kanina, Mayor Isko, yung inyo pong tangis, yung inyong hinagpis bilang isang bilang executive ng inyong ng lungsod ng Maynila, na talaga pong gustong-gusto nyo pong tulungan ng Maynila, Mayor Isko. Talaga pong parang ang Maynila po ay kayo. Parang kapag yung sugat ng kapraso ng Maynila ay sugat ding nararamdaman sa puso nyo. Mayor, yayabangan kita ngayon, Mayor Isko. Sa ayaw at sa gusto mo, Mayor Isko, kahit na hindi mo sabihin sa akin, Mayor, pupuntahan kita sa ayaw at sa gusto mo. Magdadala po ako ng isang truck na bigas para sa'yo. Para matulungan mo lang yung mga kababayan mo, Mayor. Nararamdaman kita. Alam mo, Dio, ano po eh. Nararamdaman kita, Mayor. Alam ko, mahal na mahal mo yung mga kababayan mo. Ganon din naman ako. Pero ako kasi, ako, nararamdaman ko eh. Kasi ako, tumutulong na ako. Binabatikos pa ho ako eh. Pero, Mayor, tanda mo, inspiration kita. Matigas ako. Wala akong pakialam sa lahat ng bumabatikos sa akin. Wala rin akong pakialam kung anong kaso, ikakaso nila sa akin, Mayor. Haharapin ko yan. Pero ikaw, naramdaman ko yung pagiging mabuting leader mo. Naramdaman ko may pagmamahal ka sa tao mo. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, pupuntahan kita. Doon lamang sa abot ng makakaya ko. Kasi hindi naman ako taga Maynila. Probinsyano ako eh. Bibigyan kita isang truck na bigas. Bahala ka na sa mga kababayan mo. Mabuhay ka, Mayor Isko Moreno. Ako, Mayor, di ko alam kung saan ako pupunta. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin. Kasi ako, pinagtutulong-tulungan din ako eh. Noong mga taong nasaling ko. Pero yung isa lang alam ko, hindi ako kriminal. Wala akong pinatay. Wala akong dinambong.
wala akong tinapakan tao. Kaya kahit sa ano kami makarating, kahit sa Korte Suprema, harapin ko sila. Dala-dala ko yung bayag ko, Mayor. Dala-dala ko yung bayag ko. Mabuhay ka, Mayors ko. Hindi ko nahahabaan tong aking message kasi baka mabura eh. Paki-share na lamang po at nang makarating kay Mayor Isko Moreno. Mayor, hindi mo na ako kailangang PM. Yung pong aking secretary na si Miss Elizabeth Lopez de Leon, pipilitin ko kung makapag-coordinate agad sa inyo. Magpapadala ako ng tulong sa inyo. Pasensya ka na, yun lang kaya ko. Isang truck na bigas lang kaya ko para sa iyo, Mayor. Maraming salamat. Mabuhay ka, Mayor.